You okay? Ha? Ano ginawa mo? Hindi ako muna nanakit sa kanya. Siya ang nanakit sa akin, Dad. Niyala? Kilala kita. Kung hindi mo kayang respetuhin ang mga tao nandito, you have no right to be here. Apologize. I said, apologize. Sorry, Dad. Don't believe this. I'm just doing you a favor, Romina. I'm giving you a way out. Mula sa impyernong papasukin ninyong mag-ina kapag sinubukan yung pasukin ang buhay namin. Napapantaan mo ba ako? Pagsisisihan mo, Romina, kapag tinuloy mong papapakasal sa daddy ko, I can turn your fairy tale into a nightmare. Daniela, stop it. Just like a knight in shining armor. Tumigil ka na, ha? Tumigil na. Tama na. Why should I, Dad? Nagsasabi lang ako ng totoo. That good-for-nothing leech is just after your money. And you're going to marry her? Yes. I am going to marry her. At wala kang magagawa. Hindi, Dad. Hindi ako papayag. I will cut ties with you if you're going to marry that woman. Hindi ako papayag ng babaeng yan ang papalit sa mommy ko. Never! Stop it! Stop. Don't do that. You bitch! Talagang binahay niyo na yung babaeng yan! Mag-asawa na kami. Ipasok mo si Cassie. Ako nang bahala dito. Matitin talaga ang kapit mo. Dito ka! Kung saktan ang anak ko. Anak? Ako ang anak mo. At yung batang yan, that child only exists dahil sa kalantian yung nonay niya. Huwag na huwag mo itama yung anak ko, Daniela. Minamaliit mo ko? Sige, kasi masasagot kita. Kayang-kaya ko ipagtanggol ang sarili ko, pero sa oras ang anak ko ang kinanti mo, hindi kita aatrasan. Subukan mo, Romina! Stop this! Stop this nonsense! You're acting like a child. Hindi kita pinalaki ng ganito na kung hindi makuha ang gusto mo, ay magwawala ka na lang palagi. Kailan mo ba ako pinalaki? You were never there for me growing up. You were never a father. Tapos ngayon, magpapakaama ka sa anak ng iba. Alam ko may problema kayo ni Robert. At pilit kitang iniintindi. Pero kung hindi mo ako kayang respetuhin at ang pamilya ko, bukas ang pintuan at walang pumipilit sa'yong manatili dito. Eh, sino ka naman para paalisin ako sa pamamahay ko? This is my family's house, my mother's house. Tama na, tama. The house I grew up in. Kaya kung meron mang kailangan paalisin dito at palayasin, kayo mag-ina yun dahil mga sampid na naman kayo. Asawa ko na si Romina. Anak ko si Cassie. At kailangan mo matutunan tanggapin na sila na ang bago kong pamilya. Kahit ano pong sabihin nyo sa akin, hindi na magbabago ang tingin ko sa babae yan. Siya pa rin ang sekretarya na humarot sa daddy ko para manghot-hot na pinaako pa ang anak niyang bunga naman ang kalandian! Robert! Hindi ka marunong tumigil. Sige lang! Sige! Hindi na ako dapat pang umasa na after all these years matatauhan kayo. Kaya dapat siguro dahil kalimutan na lang natin ang isa't isa. For life! Kalimutan nyo na may anak kayo at kakalimutan ko na rin na may ama ko. Dahil habang nasa buhay ninyong babaeng yan, imposibleng maging pamilya tayo. Daniela, alam mo ba tungkol sa party? Of course! Anong klaseng ina ko kung hindi? Ba't hindi mo sinabi sa amin? Ina ka rin, alam mo, mag-alala kami sa anak namin. Hindi ko naman alam na tatakas pa lang anak mo para lang maka-attend. Talk about proper parenting at pagiging ina. Kung mismo anak mo, gusto kang pagtaguan. Daniela, please, ang problema dito mga bata, hindi tayo, ha? Dad, wala siyang karapatang questionin ang pagiging ina ko kung mismo anak niya hindi niya mabantayan. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako dahil hindi mo alam ang pinagdaanan ko! Oh, really? Oh, I do. I know everything. Sa bagay, alam mo, hindi naman ako nagugulat na eh. Natural lang na matakot ka para sa anak mo dahil baka matulad siya sa'yo. Wait! Tama na! Daniela, please. Sobra na to. Tama na! What a joke! Ako nang sinaktan, ako pang mali. Hindi ako sa Cinderella papayag na maapin ang madrasa niya. Daniela? How cozy.
Kung alam ko lang na ganito ang dadatnan ko dito, dapat pala nagbaon ako ng plastic bag for my vomit. Robert, babalik na lang ako. Stay. What's the rush, Romina? Hindi ka ba masayang makita ako, my evil stepmother? Ay, alas, siguro mas mabuti sa opisina tayo mag-usap. Hindi na, Dad. Hindi ko rin naman talaga balak magtagal. Pumunta lang ako dito para isoli sa ito. Gusto lang itong tulungan. Ngayon, kung ayaw mo, isipin mo na lang ng tulong na yan para sa anak mo. Really, Dad? Gagamitin mo pa talaga si Marga as leverage? Daniela, please. Huwag ka makialam. This is none of your business. Please, Daniela. What that? Alam mo ko na pati ng mabaing yan pagsabihan ako na huwag mag-skandalo dito. May mas lalaki pa bang skandalo kaysa sa pagpapakasal mo sa kanya? Not to mention. This is enough. Okay, give me the key. Some things never change. Kahit kailan, hindi ko kailangan mamalimos sa'yo, Dad. After all, you already have a charity case for wife. I told you, I didn't need that. And then we are wasting our time. Bunita, ihanda mo na yung marketing team. Wala tayong maasahan kay Daniela. Excuse me. Romina, wait! Bakit pinahiya mo ako doon kanina? Pinahiya mo yung sarili mo dahil hindi mo ginawang mabuti ang trabaho mo. Ang sabihin mo, insecure ka lang dahil alam mong mas magaling ako sa'yo. E paalala ko sa'yo, wala ka pang napatunayan, Daniela. Nagmamarunong ka lang. How dare you? Daniela! Dad, pinahiya niya ako. That's not what I saw. I was there the whole time. She's your boss. You work in her department. And the fact na hindi mo sinunod yung gusto niya, in my book, mali ka doon. Anong ginawa mo sa anak ko? Huh? Anong atal mo? Parang api-apihin ang anak ko, ha? Bitawan mo ako! Daniela, ano ba nangyayari sa'yo? Itanong mo sa sarili mo yan. Pagkatapos ang pia-pihin ng babaeng yan ang anak mo, nakikipaglampungan ka sa kanya ngayon, anong klase kang ama? Lugar mo ay pagsiselos mo. Wala kaming ginagawang masama. Wala akong ginagawang masama kay Marga. Liar! Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Tantalan mo na ang anak ko. Kung ano man ang gawin niya o hindi niya gawin, mali man o tama, wala kang karapatang kasiguhin siya dahil hindi mo siya anak. Siguro pala naman ako magsalita ngayon dahil Jimena, apektado na yung anak ko. Daniela! Ha? Daniela! Namagtaksil sa pamilya niya dahil yun ang ginawa mo sa amin ni Daddy, hindi ba? Tama na, tama na. Sobra ka na. Mommy, what's happening? Mama, okay ka lang? Cassie, Marga, umalik ko na kayo sa taas. No. No, Dad. No, gusto mong malaman, di ba, kung anong nangyayari? Gusto mong malaman, Dad, kung bakit ko inaaway ang asawa mo na hindi makabasag pinggan, di ba? Gusto mong malaman kung anong nangyayari? Daniela, sinabing tama na. Kinakalantari lang naman ang asawa ninyo, hindi kailangan ang asawa ko. Mga bata yan. Daniela, ano ba? Robert, hindi yan totoo. Oo, ano, Romina, ha? Ha? Muling ibalik ang pag-ibig niya? This is not the right place para pag-usapan yan. Dad, kung ayaw niyo palang pag-usapan ng totoo kahit saan, kahit kanino, pagsabihan niyo ang asawa ninyo na tigilan ang pangaharap sa asawa ko. Stop it! Ilang beses na ako nagtimpi sa pag-insulto mo sa akin. Pero pagbintangan ako at bastusin ako sa harap ng daddy mo, Daniela, kung wala kang tiwala na mahal ka ng asawa mo, pwes itali mo siya sa pundasyon ng bahay niyo. Yes, it's too much to ask na magkaayos kayong dalawa. This has gone too far. Stop it, please. Carlos, uwi mo ito kasama. Let's go. Daniela, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Anong kinalaman mo sa nangyari sa akin? Nabasa ko ang statement ni Daniela noon sa mga polis. Pinalabas niya na marumi akong babae. Question pa niya kung ginahasa ako o hindi. Romina, you know very well na galit ako sa'yo noon. Kung ano man ang nasabi ko sa kanila, nasabi ko yun dahil yun ang observation ko. Hindi dapat ikaw pinagkatiwalaan, Daniela. Ikaw pa nag-ayos ng party. Isang napakalaking balabas. Handa ka na palang sirain ang buhay ko. Let me handle this.
Don't tell me kinakampihan mo siya. No. Hindi sa may kinakampihan ako. What I'm saying is, this is not the right time, place, para discuss siya. Robert, sa lagay na yan, hindi mo pa pala siya kinakampihan. Mina,